Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ay ipapakita ko lang sa inyo ang brooding house na dito namin, kung saan dito namin inilalagay ang aming mga broiler chicken pagdating nila. So pagdating ng mga broiler chicken namin, ay binabrooding natin sila. So tulad nga ng nasabi ko sa nakaraang video ko, ang brooding ay ang pagbibigay ng tamang temperatura sa mga broiler chicken natin. Dahil sa mga ganong edad, ay kailangan nila ng mas mataas na temperatura para sa maayos na paglaki, mababa ang mortality rate. So pagdating ng aming alagang in-order na alagang sisiw, ay nilalagay namin sila dito. Nilalatagan muna namin sila ng jaryo dyan. Pagkatapos ay nilalagyan ng pailaw na 50 watts. Okay na yung 50 watts. At binabalutan namin sila ng plastic yung area na ito, yung palibot niya, para hindi makapasok ang hangin. Nilalagay lang namin sila dyan sa labas, umaga at gabi. Open area ito, kaya dapat nakabalot talaga ang ating kulungan habang binobrooding sila, lalo na sa gabi at malamig ang paligid. Sa umaga, nakailaw pa rin ang mga ilawan para mainitan pa rin sila. Pero tinataas namin ng bahagya itong mga nakatakip para may pumasok pa rin ng hangin at hindi masyadong kulob sila sa loob ng kulungan. Kailangang mapanatili ang init kapag atin silang binobrooding. Nagsisimula sa 29 to 33 degrees centigrade ang init na kailangan nila para maiwasan ang mortality. Lagi nating i-check ang ating mga sisiw sa kanilang kulungan kung may naipit ba at may sapat na pagkain at inumin pa sila. So after 10 to 14 days ay malalaki na ang ating mga sisiw at mapapansin yung medyo hinihingal na sila sa init naman. Kaya pwede na natin silang ilipat sa mas malaking area kasi kailangan nila iyon sa kanilang paglaki para yung siksikan dito sa ating brooding house at mabilis kasi ang kanilang paglaki, kaya mas ililipat na natin sila sa mas malaking area. Dating ng mga sisiw ay binibigyan natin sila o pinapatukan natin sila ng chick booster. Sa isang daang sisiw ay nakakaubos sila ng isang sakong chick booster. Mga 2 weeks 'yon na mauubos sila. Pagkatapos noon, binibigyan na namin sila ng chick starter hanggang sa pag-harvest nila. So ang vitamins na ginagamit namin ay Aquadox from day old pa lang sila hanggang 2 weeks dahil may kasama na rin siyang electrolyte para mas tumibay ang resistensya nila at hindi sila gaano nagkakasakit. Pagkatapos naman ng 2 weeks, pwedeng i-maintain na ninyo yung electrolyte. Yun yung inahalo namin sa tubig nila every time nagpapainom. Puro mga 3 days bago ibenta yung manok ay hindi na namin hinahaluan yung tubig nila ng electrolyte or mga vitamins para malinis sila at mas masarap yung karne nila. Hindi na rin namin pinapavaksin ang aming mga alagang sisiw pagdating nila kasi sabi ng supplier namin, fully vaccinated na daw sila bago na i-deliver dito. So far, okay naman. Hindi naman sila nagkakasakit, kaya hindi na namin sila pinapavaksin. So ngayon, itong alaga naming manok ngayon, thank God, wala pa namang mortality. Pero yung mortality naman ay normal lang sa mga manok. Kasi hindi talaga natin mape-perfect yan. Pero ngayon, itong alaga namin ngayon ay zero mortality pa siya. Nasa 3 weeks na, mag-4 weeks na siya. Malapit na siyang ibenta. Pero thank God, wala pa naman mortality. Kaya nagpapasalamat kami. Siguro talaga sa pagbubrooding, kapag maayos ang pagbubrooding mo, ang lugar din, kapag nahiyang sila, maganda yung klima, hindi masyadong malamig. Kaya okay pa so far, ready na siya for harvest next week siguro. So ayan na sila guys, ito na, malalaki na sila at sila ay tumitimbang ng kadalasan nasa 1.5 to 1.8 kilograms. At by next week syempre mas tataas pa yung timbang nila at ready na silang i-harvest. Actually, pwede na rin silang ibenta ngayon sa timbang nila eh. May mga bumibili na, pero yung mga nakausap naming buyer ay next week pa nila ito kukunin. Ang pagmamarket namin sa aming mga manok nung wala pa kaming buyer ay pumupunta kami sa palengke o sa mga naglelechon manok at inaalok namin ito. So,
Thank you guys for watching at sana may napulot kayong kaalaman kung paano namin inalagaan ang aming mga broiler chicken. See you guys in my next vlog. Thank you! Bye-bye!